araw, tatalakayin natin ang tungkol sa mga hayop ayon sa kanilang pangunahing tirahan o kapaligiran. Pagkatapos ng aralin, inaasahan na ang mga mag-aaral ay nailalarawan ang mga hayop ayon sa kanilang pangunahing tirahan o kapaligiran. Pero bago yan, magbalitanaw muna tayo. Ito, kilalanin ang mga uri ng hayop na nasa larawan. Para sa unang bilang, ang nasa larawan ay pusa o cat. Kalawa, nasa larawan ay kalabaw o carabao. Pangatlo, ang nasa larawan ay zebra, mahusay. Para sa apat na bilang, ang hayop na nasa larawan ay lumba-lumba or dolphin. Very good. At panghuli, ang hayop na nasa larawan ay loro or parrot. Tumako na tayo sa ating talakayan. Saang lugar kadalasang makikita ang mga hayop tulad ng manok, baboy at baka? Mahusay! Kadalasan po itong silang makikita sa bukirin o palayan. Pagmasdan ng nasa larawan, ano ang hayop na makikita sa larawan? Ang hayop na makikita sa larawan ay manok or hen. Saan lugar ito kadalasang nakikita? Kadalasan itong nakikita sa bukirin, mahusay. Ang bukirin ay lugar kung saan makakakita ng mga hayop na maaaring pagkakitaan, maaaring ibenta, pagkuhanan ng pagkain katulad ng itlog, gatas at karne. Ito yung mga hayop na kadalasang makikita o nakikita sa bukirin, katulad ng tandang or chicken, baboy or pig, baka o cow, kambing o goat, kalabaw o carabao at kabayo or horse. Pagmasdan ang hayop na nasa larawan. Ano ang hayop na makikita sa larawan? Ang hayop na makikita sa larawan ay aso o dog. Saan lugar ito kadalasang nakikita? Kadalasan itong nakikita sa mahusay, sa tahanan. Ang tahanan o bahay ay lugar na nagsisilbing tirahan ng mga tao. Isa ito sa lugar kung saan kadalasang nakakakita ng mga hayop. Ito yung mga hayop na kadalasang nakikita sa tahanan. Una dyan ay pusa o cat, kuneho o rabbit, loro o parrot, daga o mouse, butiki o lizard, at kalapate o dab. Pagmasdan ng hayop na nasa larawan. Ano ang hayop na makikita sa larawan? Ang hayop na makikita sa larawan ay tigre o tiger. Saan lugar ito kadalasang nakikita? Kadalasan itong nakikita sa zoo. Ang zoo ay lugar kung saan nakalagak ang iba't ibang uri ng hayop na kadalasang mababangis at malaki. Kadalasan ding pasyalan ng mga tao ang lugar na ito. Ito ang mga hayop na kadalasang nakikita sa zoo. Una dyan ay panda,
kalawa ay leon or lion, gorilla o gorilla, giraffe or giraffe, baboy ramo o wild pig, at agila o eagle. Pagmasdan ang hayop na nasa larawan. Ano ang hayop na makikita sa larawan? Ang hayop na makikita sa larawan ay pugita o octopus. Saang lugar ito kadalasang nakikita? Kadalasan itong nakikita sa karagatan. Ang karagatan ang pinakamalaking uri ng anyong tubig. Dito makikita ang iba't ibang uri ng hayop na hindi maaaring mabuhay sa lupa at maaari lamang mabuhay sa tubig. Ito ang mga hayop na kadalasang nakikita sa karagatan. Una dyan ay isdang bituin or starfish, pating or shark, pagong o turtle, lumba-lumba or dolphin, isda or fish, then coral reef or mga corals. Dumako na tayo sa ating pagsasanay. Para sa ating unang gawain, panuto, pangkati ng mga sumusunod na hayop. Ilagay ito sa lugar kung saan sila kadalasang nakikita. Okay, pagpapangkati natin ang mga hayop na nasa taas. Then tutukuyin nyo kung saan sila kadalasang nakikita. Sa unang larawan ay pusa. Saan kaya kadalasan nakikita ang pusa? Kadalas itong nakikita sa mahusay sa tahanan. Ikalawang larawan, tupa. Kadalasan itong nakikita sa okay, sa bukirin. Ikatlo, hipon. Ito ay kadalasang nakikita sa karagatan. Pang-apat, aso. Kadalasan itong nakikita sa tahanan. Pang-lima, zebra. Kadalasan itong nakikita sa zoo. Pang-anim, pagong. Kadalasan nakikita sa karagatan. Pang-pito, elepante, kadalasan nakikita sa zoo. At pang-huli, tandang or manok, kadalas ito nakikita sa bukirin. Mahusay mga bata. Ngayon, dumako na tayo sa ipangalawang gawain. Panuto, tukuyin kung saan kadalasang nakikita ang mga hayop. Para sa unang hayop, ito ay kadalasang nakikita sa good job! Ito ay kadalasang nakikita sa zoo. Ito ay isang ahas. Pangalawang larawan, aso. Ang aso ay kadalasang nakikita sa tahanan. Ang galing mo! Pangatlo, octopus. Ang octopus ay kadalasang nakikita sa karagatan. Pang-apat, baka. Ang baka ay kadalasang nakikita sa bukirin. Excellent! At panghuli, ang alimango ay kadalasang nakikita sa karagatan. Nice one! Mahalaga ba ang lugar na kinabibilangan ng mga hayop? At bakit? Opo, dahil dito sila nabubuhay at nakakukuha ng pagkain at iba pang kailangan nila upang sila ay mabuhay. Tandaan, may iba't ibang uri ng hayop ang makikita sa ating kapaligiran. May mga hayop na kadalasang maaaring gawing alaga at magbigay ng aliw na makikita sa ating tahanan.
gawing pagkain at katulong sa hanap buhay na maaaring makita sa bukirin. Mayroon ding iba pang uri ng hayop na mababangis na makikita naman sa zoo at mga hayop na maaari lamang mabuhay sa karagatan. Panuto, isulat ang tamang pahayag at M naman kung mali. Para sa unang bilang, ang aso, pusa, elepante at giraffe ay maaaring alagaan sa loob ng bahay. Ang tamang sagot ay mali. Para sa ikalawang bilang, kadalasang makikita sa zoo ang leon, tigre at unggoy. Ang tamang sagot ay tama. Ikatlong bilang, maaaring pagkakitaan ang mga hayop na makikita sa bukirin. Ang tamang sagot ay tama. Pang-apat, ang pagong, palaka at alimango ay maaaring mabuhay sa tubig at lupa. Ang tamang sagot ay tama. At panghuli, malaki ang ginagampanan ng mga hayop sa buhay ng mga tao. Ang tamang sagot ay tama. Para sa inyong karagdagang gawain, maraming salamat mga bata!